sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Energy Regulatory Commission inatasan ang Meralco at iba pang power distribution companies na huwag magputol ng linya ng kuryente hanggang December 31. Department of Agriculture naglabas ng bagong suggested retail price o SRP sa karneng baboy. Sinsiridad ng kampanya kontra korupsyon ng pamahalaan, kinwestiyon ng isang grupo dahil sa hindi paglalabas ng SALN ng Pangulo. Mga senador, hati naman ang pananaw kaugnay ng binuong mega task force ng pamahalaan upang imbestigahan ang mga katiwalian sa gobyerno. Food and Drug Administration inspeksyon ng isang klinika sa Makati na umano'y nag-alok ng COVID-19 vaccine. Pangulong Rodrigo Duterte posibleng aprobahan ang rekomendasyon na magtakda ng price cap sa COVID-19 test. At bagyong Rolly lalo pang lumakas habang papalapit sa bansa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 30, 2020. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga power distribution companies katulad ng Meralco na huwag munang putulan ng kuryente hanggang December 31 ang kanilang mga customers na hindi pa nakakabayad ng kanilang bill sa kuryente. Ang detalye mula kay Vincent Arboleda live. Vincent, lahat ba ng consumers ng kuryente ay masasakop nitong advisory ng ERC? Ella, itong advisory ng Energy Regulatory Commission ay aplikable lamang sa mga lifeline users o consumers at hanggang sa doble ng consumption ng mga lifeline users ng isang power distribution company. Sa Meralco, masasakop dito ang mga kumukonsumo ng kuryente na hanggang sa 200 kWh sa isang buwan. Ayon sa ERC, ito ay alinsunod sa ipinatutupad na Republic Act 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Batay sa nilabas na advisory, magpapatupad din ng 30-day grace period ang mga distribution companies at retail electricity suppliers katulad ng Meralco para sa lahat ng bayarin sa kuryente na may due date na pasok sa ECQ at MECQ period. Wala rin dapat ipapataw na interest, penalties at iba pang charges. Ano mang halaga na hindi mabayaran sa loob ng 30-day grace period ay dapat hatiin sa tatlong equal monthly installments ng walang interest, penalties at charges. Hindi naman sakop dito ang mga government offices, government agencies at iba pang government-owned and controlled corporations. Inatasan din ng ERC ang mga distribution companies na ipagbigay alam ang naturang advisory sa kanilang mga konsumidor. Inatasan din ng ERC ang mga power generators o planta, NGCP, NPC, Transco, mga independent power producers at iba pa na magpatupad din ng kaparehong 30-day grace period, staggered payment at no disconnection policy sa mga distribution companies at retail electricity suppliers. Ella, payo naman ng ERC sa publiko na kapag may kakayahan namang magbayad ay bayaran na ang halaga ng bill ng kuryente upang huwag nang lumaki pa ito at para masiguro na rin ang patuloy na supply ng kuryente at operasyon ng mga distribution companies at ng power sector. Yan muna ladies live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat sa pag-ulat mo, Vincent Arboleda. Kinwestiyon ng isang grupo ang sinseridad ng paglaban sa korupsyon ng Administrasyong Duterte dahil hindi isinasa publiko ang asset of ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng Pangulo. Pero tugon ng Malacanang, sumusunod lamang sila sa panuntunan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa SALN. Narito ang ulat ni Rosa Licoz.
Muling kwenestyon ng Malacañang kung bakit hindi nito maihayag sa publiko ang yaman ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng paglalabas ng SALE ng mga senador. Kaya upang matapos na ang usapin kaugnay ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Pangulo, personal na kakausapin ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang Presidente hinggil dito. Anya, tatanungin niya ito kung maaari na bang ilabas sa publiko ang SALE ng punong ehekutibo. Mag-uusap po kami ng ating presidente para matapos na po itong isyong ito. Ay tatanungin ko na po baka naman magbigyan ng permiso ang magbigay ng permiso presidente para isa public law ang kanyang SALEN. Pero wala pong tinatago ang ating presidente. Bago po maglabas ng ganitong guidelines sa ombudsman, taon-taon naman po dinalabas ni presidente ang kanyang SALEN. Kinukwestiyon ang hakbang ng presidenteng palawigin ng task force na mag-iimbestiga sa katiwalian sa gobyerno, gayong hindi umano maisa publiko ng presidente ang wealth declaration nito. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, taong 2016 at 2017 lang na isa publiko ang SALE ng presidente, subalit hindi na ito available mula 2018 hanggang 2019. Muling iginiit ng Malacañang na sumusunod lamang ang Administrasyong Duterte sa panuntunan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng SALEN. Well, gaya ng sinabi ko po, no, tatanungin po natin yan sa presidente at kasi ang kanyang posisyon bilang isang abogado, sundin naman ang guidelines ng ombudsman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hati ang pananaw ng mga senador kaugnay ng binuong mega task force ng pamahalaan upang imbestigahan ang mga katiwalian sa mga ahensya ng pamahalaan. Mayroong pabor dito at mayroon din namang nagpahayag ng kanilang agam-agam dahil posible umanong makonsente rito ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang detalye mula kay Harlene Delgado. Kasama ang mga mambabatas sa posibleng maimbestigahan ng mega task force na binuo ni Pangulong Duterte kontra korupsyon ayon sa palasyo. Walang problema rito si Senate President Vicente Soto III. Mainam na rin anya na inatasan ng Pangulo ang Department of Justice para maging katuwang ng Office of the Ombudsman at Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. It's a welcome thing actually because hindi lang Kongreso kundi the entire government bureaucracy should be investigated. Mabuti na yung DOJ inatasan. Sapagkat mayroon namang gumagawa niyang trabahong yan eh. Makakatulong lang sila. Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, walang sinumang opisyal ng gobyerno, maging ang mga mambabatas ang nakaaangat sa batas. Pero paliwanag ng senador, kailangan anyang aprobado ng ombudsman ang paghahain ng kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Senator Joel Villanueva, aminadong nalito dahil mayroon na anyang kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga sa sinumang opisyal ng gobyerno. Para naman kay Senator Amy Marcos, matagal nang dapat ginawa ito, lalo na't 2 taon na lamang ang natitira sa kasalukuyang administrasyon. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, ang problema sa patakaran ng gobyerno, inaabsuelto o kinukonsinte ang mga kaalyadong nasasangkot sa korupsyon at ang iba pang araw na popromote pa. May ganitong agam-agam rin si Senator Panfilo Lacson. Maganda yung move. Ang problema lang, kung sa at the outset, mag-uutos mag-create ang mega task force to address all corruption and in the same announcement, meron na agad mga exceptions. Parang effectively, no, without saying it, parang siya sabi, huwag niyo isama si Secretary Duque, huwag niyo isama si Secretary Villar. I'm not trying to say na yung dalawa may kinalaman sa corruption. No, far from that. Pero para magkaroon kagad ng at the outset, meron na agad na hindi dapat galawin, paano magsasucceed naman yung effort to curb corruption? Di ba dapat lahat isama? Itinanggi naman ito ng palasyo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patunay dito ang nangyari kay dating PhilHealth President at CEO Ricardo Morales kung saan hindi umano naging hadlang ang Pangulo sa naging investigasyon ng Task Force PhilHealth. Ay, wala naman po sigurong ganun, no? Naghahanap lang po ng ebidensya ang Pangulo. Kahit sino naman po, kahit gano'ng kalapit sa kanya, kahit gano'ng ang pagpuli niya sa nakaraan, kung meron naman pong ebidensya na katawilian, ay parurusahan ng ating presidente.
Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pupulungin mamayang hapon ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara ang binuon task force na naatasang mag-imbestiga sa mga alegasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Secretary Guevara, kabilang sa pangunahing pag-uusapan nila ay ang organization, estratehiya at mga prioridad na gagawin. Pagkatapos ng pagpupulong ay inaasahang magsisimula agad ang investigasyon ng task force. Inaasahan din na ilalabas ng DOJ ang pinal na pangalan ng task force ngayong araw pagkatapos ng kanilang meeting. Nag-inspeksyon ng Food and Drug Administration sa isang clinic sa Makati City matapos kumalat ang isang Chinese text message na nag-aalok umano ito ng COVID-19 vaccine na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Nagbabala naman ang FDA sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga nakikitang anunsyo tungkol sa mga bakuna at gamot kapag hindi ito galing sa kanila. Ang detalye mula kay Aiko Miguel. Isang Chinese text message mula sa isang klinik sa Makati ang kumalat nitong mga nakalipas na araw. Sa translation nito, nakasaad na nag-aalok ito ng bakuna kontra COVID-19 na nagkakahalaga ng 50,000 per dose para sa dalawang shot. Mismong si FDA Director General Eric Domingo ay nakatanggap ng mensahe. Some of my friends na marunong magbasa ng Chinese, ang sinasabi na offer daw siya for 50,000 pesos per dose. Tapos dalawang doses do ang binibigay. Napakamahal, no? Kasi talagang tinatarget ng WHO dito na cost ng bakuna is about $10 or 500 pesos bawat isa. Kung ano man itong in-attempt ibenta na ito, kung fake ito o kung saan man na i-postit ito, talagang pinagsasamantalahan ang mga tao at ang mga willing na magpabakuna ng untested, no, or unregistered. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ng FDA sa naturang clinic Miyerkules ng hapon. Wala naman kaming nakitang dahilan para pa-file sila ng kaso. Pero yung DOH, I think, is also investigating kasi maraming clinic doon. So tinitignan lang to make sure na yung mga clinics na yon ay naggagawa sila ng nararapat lamang doon sa kanilang lisensya or kung may lisensya sila or wala. Una na rin naglabas ng pahayag ang Centuria Makati Medical na hindi sa kanila galing ang kumakalat na mensaheng nag-aalok ng COVID-19 vaccine. Samantala, paalala ng FDA sa publiko, wala pang napatutunayang ligtas gamitin na COVID-19 vaccine sa ngayon. Ang FDA lang din anya ang maaaring mag-anunsyo kung ang isang bakuna ay aprobado na. Huwag po kayong papatol sa ganito. Kami po ang mismo ang magsasabi sa publiko kung ano ang registered, kung ano ang allowed, kung anong form nito, kung anong itsura nito para sigurado sila, no? At tandaan po natin, mabibili lamang ang mga ito sa mga licensed din na mga outlet, mga pharmacy, mga butika na talaga pong may lisensya at maaaring magbenta ng ganitong produkto. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang source ng kumakalat na Chinese message. Babala ng FDA, mahaharap sa cease and desist order ang isang pasilidad, establishmento o clinic na nagbebenta ng hindi rehistradong bakuna. Maaari ring maharap sa criminal case ang sino mang mapapatunayang sangkot sa illegal na gawain ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible ang aprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang magtakda ng price cap sa COVID-19 testo pang maiwasan ang sobrang taas ng singil dito. Samantala, nag-alok naman ang ilang private entities na magsagawa ng COVID-19 testing sa mga umuwing overseas Filipino workers sa bansa. Narito ang report ni Rosalie Cos.
Natapos na ng Technical Working Group ng Department of Health ang kanilang pag-aaral kaugnay ng recommended price cap para sa COVID-19 test. Inirerekomenda ng DOH kay Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng executive order upang ipag-utos ang pagkakaroon ng price ceiling sa COVID-19 swab test sa private hospitals at laboratories. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa lamesa na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon at hinihintay na lang ang desisyon ng punong ehekutibo kaugnay nito. Nabanggit naman ang posibilidad na maaprubahan ito ng Presidente. Antayin lang po muna natin ang desisyon ng Presidente. Why is that? Eh kasi po, yung iba naman, napakataas talaga ng sinisingil. No? Eh alam naman natin na po pwedeng mas mura yung testing na yan para maging mas affordable lang testing sa ating mga kababayan. At sa ganong paraan, eh mas marami pong matetesting. Samantala, nag-alok naman ang Project ART, isang private sector-led initiative na magsagawa ng PCR testing sa mga bumabalik na overseas Filipino workers, gayon din ang Filipino Airport Diagnostic Laboratory. Ito ay habang hindi pa nakukumpleto ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bayad sa utang nito sa Philippine Red Cross. Ang mensahe po natin, yung mga bumabalik na OFWs, wag po kayong mag-alala, hinding-hindi po maaabirya ang inyong PCR tests. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang niluluwagan ang travel restrictions sa bansa. May ilang tourist spots na rin na pwedeng puntahan ng mga turista. Pero ano ba ang mga dapat na ihanda kapag nagbabakasyon o pupunta sa mga unrestricted areas at mga binuksang tourist attraction? Narito ang report ni Vincent Arboleda. Plano mo bang magbakasyon sa Ilocos? Handa ka na bang mag-road trip papuntang Baguio o mag-swimming sa Isla ng Boracay? Para hindi maabala sa biyahe, maiging alamin ang mga dapat ihanda sa iyong lakad. Unti-unti nang nagbubukas ang mga tourism sites sa bansa, kaya naman naglabas na ang DILG ng Guide sa Travel Protocols and Policy mula sa Joint Task Force COVID Shield. Kung bibiyahe patungo sa isang unrestricted area katulad ng Metro Manila, hindi na kailangan kumuha pa ng travel authority. Ngunit kung may madadaanan kang restricted area bago makarating sa destinasyon, siguraduhin kumuha muna ng Travel Pass-Through Permit o TPP bago bumiyahe. Ito ang ipapakita sa checkpoints sa mga restricted areas upang makadaan. Madali lamang kumuha ng TPP. Pumunta lamang sa nakakasakop na police station at mag-request nito. Kapag ang pupuntahan mo naman ay isang restricted area, katulad ng Benguet, Baguio City, Bataan, Iloilo, Negros Occidental, Bohol at iba pa, kakailanganin mong kumuha ng travel authority. Pwede itong kunin sa nakakasakop na police station sa inyong lugar. Kumuha lamang ng medical certificate sa inyong city or municipal health center dahil isa ito sa requirements sa pagkuha ng travel authority. Magkakaiba naman ang requirements sa ilang mga tourist destination sites na nagbukas na, kung kaya't mahalaga na malaman ang mga requirements sa mga ito para hindi maabala sa biyahe. Siguraduhin na i-check ang website ng Department of Tourism para sa mga nagbukas na tourism sites. Ihanda ang negative COVID-19 test result, confirm booking sa accommodations, at mag-pre-register sa website na nakakasakop ng local government. Patuloy pa rin ang pagbabago sa mga travel restrictions kung kaya't mahalaga na malaman ang mga dapat ihanda para hindi maabala sa biyahe o bakasyon. Vincent Arboleda, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay na ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang bagong quarantine classification para sa buwan ng Nobyembre. Ibig sabihin, nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ status ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City at Lanao del Sur. Samantala, ang mayoryang bahagi naman ng bansa ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ.
Hinahasan ng Department of Agriculture ang suggested retail price o SRP ng kaninang baboy. Base sa pinakahuling administrative circular ng kagawaran, nasa 280 pesos na ang kada kilo ng liempo at 260 pesos naman sa pigi o kasim. Itinatakda ang SRP para bigyang giya ang mga mamimili at itinda sa dapat na presyo ng isang produkto. Pero sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila ay umaabot pa rin sa 280 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng baboy. Lalo pang lumakas ang bagyong Rolly habang ito ay tumutulak papalapit sa bansa. Samantala, isa pang bagyo ang inaasahang papasok rin sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo. Alamin natin kay Mon Hokson mula sa UNTV Weather Center kung anong mga lugar ang maapektuhan ng bagyong Rolly. Yes, Mon. Magandang tanghali, Aga. Ayon sa PAGASA, posible na maglandfall itong si Bagyong Rolly kung hindi daw sa Central Luzon ay sa Quezon Province area. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang sa susunod na mga oras at araw ay lalakas pa ang Bagyong Rolly. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 1,185 kilometers east ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 170 kilometers bawat oras. Kumikilos ngayon ang bagyo sa direksyong Pakanduran sa bilis na 20 kilometers bawat oras. Ayon sa PAGASA, Linggo ng tanghali hanggang sa Lunes ng maghapon ang posibleng pananalasa nitong bagyong Rolly sa Luzon. Mahigpit ang babala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nakatira sa lugar na dadaanan ng bagyong Rolly. Pinag-iingat ang mga residente ng Northern Samar at Masbate dahil sa mararanasang moderate to heavy rain showers o pag-ulan, may kasama yung pagkulog at malakas na hangin na tatagal ng isa hanggang dalawang oras. Simula mamayang gabi hanggang bukas ay makakaranas na ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga. Sa ngayon, wala pang itinataas sa babala ng bagyong PAGASA sa anumang lugar ito po sa ating bansa. Bukod dyan, may isa pang bagyo na sinusubaybayan ngayon ng PAGASA. Sa Linggo daw o sa Lunes, papasok ito sa PAR na mayroong international name na Atsani. Ayon sa PAGASA, lumalakas pa ang bagyo at nasa tropical storm category na. Papangalan ng Shoni ang bagyo na sandaling makapasok po ito dito sa ating bansa. Yan ang ating weather update. Balik sa aga. Salamat, Mon Hokson mula UNTV Weather Center. Itinaas na sa red alert status ang buong Bicol Region kaugnay ng paparating na bagyo. At mula sa Daet, Camarines Norte, may report si Brian Baldarahe live. Brian, may mga lugar na ba na magpapatupad ng preemptive evacuation dyan? Hello, wala pa tayong eksaktong bilang kung ilan na ang nagpapatupad ng preemptive evacuation dito sa rehiyon ng Bicol. Pero particular dito sa aking kinalalagyan, Ella, meron nang natatalang limang barangay ang magpapatupad mamaya ng preemptive evacuation. Ito ang Barangay Gubat, Barangay San Isidro, Barangay Awitan, Bagasbas at Mambalite. Hindi pa man nga tuluyang nakakabangon ang ilang lugar sa Bicol Region sa pinsalang inabot dahil sa bagyong Quinta. Muli na naman naghahanda ang rehiyon sa pagdating ng isa pang mas malakas na bagyo. Kasabay nito, itinaas na ang red alert status sa buong rehiyon. Sa red alert status, inatasan ng Regional Disaster and Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang lahat ng LGU na magpatupad na ng preemptive evacuation sa lahat ng coastal area at landslide prone area. Inatasan din ito ang lahat ng ahensya ng gobyerno na gawin na ang kaukulang paghahanda para sa paparating na bagyo. Ipinatupad na din simula kahapon, Ella, ang no sailing policy sa lahat ng karagatang nasasakop ng rehiyon. Matatandaan nitong nakalipas na bagyong Quinta, ilang mangingisda sa lalawigan ng Catanduanes ang namatay matapos abutan ng bagyo sa gitna ng laot. Sa Camarines Norte naman, Ella, ipatutupad na simula bukas ang forced evacuation sa lahat ng mga naninirahan sa mga coastal area. At yan muna ang latest update mula rito
sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahel, live na nag-uulat mula sa Camarines Norte. Posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang inaasahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaunay sa inaasahang pananalasa ng bagyong Rolly sa bansa. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ng NDRRMC kaugnay ng aparating na bagyo? For mas pinaiiting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang mga paghahanda para nga sa pananalasa ng bagyong Rolly sa bansa sa mga susunod na araw. Bagaman na nakapwesto na ang mga supply, mga kagamitan at mga tauhan ng NDRRMC na para sa response o pagtugon nito sa mga lugar na tinatayang tatamaan ng naturang mas malakas na bagyo. Nakahanda din ang 890 million pesos na halaga ng mga food pack at standby fund bilang ayuda sa mga posibleng masalanta ng bagyo sakaling kapusin ang mga local government unit. Pinatututukan rin ng ahensya sa mga LGU ang pagsasagawa ng preemptive evacuation bunsod ng mga o ng mas mataas na banta ng pagbaha at landslide o pagguho ng lupa kasabay ng pananalasa ng bagyong Rolly. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, malambot na ang lupa sa maraming lugar sa bansa mula sa mga malalakas na pag-ulan sa nagdaan lang na tatlong linggo. Napakaraming ulan na ang binuhos ng bagyo at saka ng habagat, ng frontal system. Kaya saturated na yung kalupaan natin across the entire archipelago. Pag dumating itong si Bagyong Rolly, mas tumataas yung chance ng malaki ang pagbaha at pagguho din ng lupa. Iba yung pag-iingat naman ng panawagan ng NDRRMC sa publiko, lalo pat humarap rin ang bansa sa mga panganib dulot ng La Nina at ng pandemya. Nakikiusap rin ang ahensya sa mga residente na huwag nang lumabas ng bahay o evacuation centers sa kasagsagan ng bagyo. Karamihan kasi floor sa 22 individual na nasawi na naitala ng NDRRMC sa bagyong Quinta ay bunsod ng pagkalunod at nabagsakan ng puno. Pinapayuhan ng mga residente na lilikas sa mga evacuation center na magdala ng go bag na may lamang food packs, damit, pito, flashlight, radyo, gamot at iba pang kagamitang mahalaga sa paglikas. Bigyang diin naman ng NDRRMC ang pagpapanatili ng mahigpit na pagpapatupad ng mga health protocol laban sa pagkalat ng COVID-19 sa mga evacuation center gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pag-oobserba ng social distancing at pagsusuot ng face mask at hangga't maaari nga ay magsuot rin ng face shield. Floor, ngayong araw ay magsasagawa ang NDRRMC ng pre-disaster assessment upang tukuyin ang mga lugar na mas or pinakaposibleng tamaan ng bagyong Rolly upang mas mapaiting pa nga ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Isinailalim na rin sa heightened alert ang mga distrito at istasyon ng Philippine Coast Guard na direktang maapektuhan ng naturang bagyo upang maiwasan ang pagkasawi at mga pagkawala ng mga pag-aari dulot ng aksidente sa karagatan. Floor? Salamat, Asher Kadapan Jr. Nagulat na live. Ipinagpaliban ng Department of Transportation ang nakatakda sanang suspensyon sa operasyon ng MRT-3 bukas hanggang sa Lunes dahil sa banta ng bagyong Rolly. Sa abiso ng DOTR, iuurong ang nakatakdang maintenance at repair sa linya ng MRT bilang pag-iingat na rin para sa mga manggagawa sa posibleng pananalasa ng bagyo. Wala pang ibinigay na petsa ang DOTR para sa bagong schedule ng suspensyon sa biyahe ng MRT. Tatlong magkakasunod na bagyo ang dumaan sa Quezon Province sa loob ng 2 linggo. Nag-iwan ang mga ito ng aabot sa kalahating bilyong pisong halaga ng pinsala sa lalawigan. Ang detalye mula kay Japet Cablaida. Bagamat humupa na ang baha sa Maharlika Highway sa Barangay Kanda Ibaba sa Lopez, Quezon,
Dalawang linggong lubog sa baha naman ang 35 etaryang palayan sa paligid nito, bunsod ng tatlong nakalipas na bagyo at ilang araw na pag-ulan. Halos harvesting stage ng dumaan ang bagyong Opel, Pipito at Quinta sa Quezon Province, kaya naman malaking pinsala ang iniwan nito sa agrikultura. Sa damage assessment ng lalawigan, mahigit kalahating bilyong piso na ang pinsalang iniwan ng nasabing mga bagyo, halos kalahating bilyon dito ang pinsala sa palay, mais, niyog, gulay, herbal at palaisdaan. Dahil dito, iminungkahi ng iba't ibang ahensya sa sangguniang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity sa probinsya upang magamit ang emergency fund sa pagtulong at rehabilitasyon. Isang matandang babae naman ang nasawi nang mabagsakan ng puno ng niyog ang kanyang bahay sa barangay Cagsiay 3, Mauban, Quezon. Samantala, Sabado ng gabi, posibleng mag-landfall sa Southern Quezon ang bagyong Rolly. Ayon sa PAGASA, halos kapareho ng bagyong Quinta ang track nito, kaya posibleng mag-iwan ng karagdagang pinsala sa lalawigan. Japet, Cablayda, UN, TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawi ng National Irrigation Administration ang pangamba sa posibleng pag-apaw ng pantabangan dam, lalo na ngayong may paparating na namang bagyo. Ayon sa ahensya, malayo pa sa spilling level ang tubig sa naturang dam at hindi ito ang dahilan ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Nueva Ecija nitong mga nakaraang bagyo. At mula sa Nueva Ecija, may report si Danny Monar live. Danny, malayo pa ba sa spilling level ang tubig sa pantabangan dam? Floor, sa kasalukuyan, nasa 194.14 meters ang water elevation ng pantabangan dam at malayo pa ito sa spilling level na 221 meters. Pinawi nga ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIOPRIS ang pangamba ng ilang residente dahil sa lumabas na balibalita na galing umano sa pantabangan dam ang tubig na nagpabaha sa ilang barangay sa Nueva Ecija sa kasagsagan ng bagyong Pipito at Quinta nitong nagdaang araw. Kahapon, nagpaliwanag si NIOPRIS General Manager Engineer Rosalinda Bote na nagdulot lamang ng 4 na metrong pagtaas ng level ng tubig sa pantabangan dam ang nanalasang bagyong Pipito at Quinta. Sa kasalukuyan, nasa 194.14 meters ang level ng tubig sa reserwa ng dam at malayo pa sa spilling level na 221 meters. Ayon pa kay Bote, kakailanganin pa ng pantabangan dam ang maraming bagyo upang maabot ang 214 meters. Para mapatubigan ang nasa 140,000 hektaryang nasasakupan para sa 2021 dry planting season. Ang naranasang pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan ay kontribusyon ng mga tubig-ulan at bulto ng tubig na mula sa Gabaldon at Digmala River. Wala naman anyang dapat ikabahala ang publiko dahil ang kanilang pamunuan ang mismong magpapalabas ng kaukulang anunsyo hinggil sa pagpapakawala ng tubig kung darating ang pangangailangan. Balik sa iyo dyan, Flor. Maraming salamat, Danny Monar, sa iyong ulat na kaugnay ng sitwasyon sa pantabangan dam. Sa iba pang balita, nasa mahigit 70 bilyong piso na ang nailabas na pondo ng Department of Budget and Management para sa Bayanihan 2. Nais naman ng isang senador na matalakay ang issue sa paglalabas ng pondo sa deliberasyon ng budget bill sa Senado. Ang detalye mula kay Harleen Delgado live. Harleen, bakit nais itong matalakay ng naturang senador sa magiging debate sa plenaryo? Aga, ito ngay matapos maglabas ng saloobin ni Senator Joel Villanueva kaugnay sa tila mabagal na paglalabas ng pondo para sa Bayanihan 2. Sa panayam sa Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng senador na mahalaga matalakay ito sa magiging deliberasyon ng 2021 General Appropriations Bill sa Senado upang makita rin kung ano-ano mga departamento ang may maayos at hindi maayos sa paggastos sa kanilang pondo. Sa November 10, inaasahang matatalakay ang budget bill sa plenaryo sa Senado. Nakakalungkot. Ano na ho ngayon? October
matatapos na ho ang Oktubre. Eh, by December 19, tapos na ho yung bayanihan to. Mag-expire na po. Eh, bakit ganun? I hope and pray that the DBM would act on this immediately. And by the time we started deliberating on the budget of general principles of the national budget, we will definitely raise this particular issue, Kuya Daniel. Ayon sa report ng Department of Budget and Management kahapon, nasa 77 billion pesos na ang kabuuang pondo na nailabas ng ahensya mula sa 140 billion pesos na inilaan para sa Bayanihan 2. Ito'y makaraang bigyan ng otoridad ni Pangulong Duterte si DBM Secretary Wendell Avisado na mag-aproba ng paglalabas ng pondo para sa Bayanihan 2. Kasama na rito ang 13 billion pesos para sa Department of Labor and Employment o DOLE na gagamitin para sa Cash for Work Program, 9.5 billion pesos para sa Department of Transportation at 20 billion pesos para sa Department of Health. Ayon sa DBM, inaasahan nilang magsusubmite na ang iba pang ahensya ng budget request na may kumpletong dokumento para mailabas na ang natitira pang pondo sa Bayanihan 2. Aga siniguro rin ng ahensya na agad din ang pinoproseso ang mga budget requests sa loob ng isang araw pagkatanggap ng kompletong dokumento mula sa departamento. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Labing siyam ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Vietnam, bunsod ng pananalasa ng bagyong Molave. Narito ang ulat ni Kath Dumaraos. Ilang landslides ang naitala sa Vietnam dahil sa malakas na buhos ng ulan at malakas na hanging dala ng bagyong Molave. Labing siyam ang naitalang nasawi sa pagguho ng lupa sa ilang baryo sa Central Quang-Nam Province. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang dahil marami pa ang nawawala. Ipinakalat na ang daang-daang tropa ng militar gamit ang mga heavy equipment upang tumulong sa rescue efforts, subalit nakaaapekto sa hakbang ang masungit na panahon. Apektado ng bagyo ang higit sa 1,000,000 mamamayan sa Central Vietnam at inilikas na ang nasa 375,000 residente bago pa tumama si Typhoon Molave. Sa mga unang linggo pa lang ng Oktubre, nakaranas na ng mga bagyo, matinding buhos ng ulan at pagbaha ang Vietnam. Ang bagyong Molave ang pang-apat na bagyong tumama sa bansa ngayong buwan. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling isasara ang Disneyland Paris dahil sa ipatutupad na ikalawang nationwide lockdown sa France. At ito ang ulat ni Rex Plaza. Inihayag ng Walt Disney Company's Disneyland Theme Park sa Paris na muling ihinto ang kanilang operasyon kasunod ng pagsasailalim sa lockdown ng France. Ngayong Biyernes, epektibo ang ikalawang national lockdown sa bansa upang labanan ang second wave ng coronavirus infections. Noong Marso, nang unang isara ang Disneyland Paris, bunsod ng pandemya at muling binuksan buwan ng Hulyo. Sa ilalim ng panuntunang pinaiiral ng gobyerno, dapat manatili sa loob ng bahay ang mga residente, liban na lamang kung bibili ng pangunahing pangangailangan, essential ang kanilang trabaho o kinakailangang magpagamot o mag-ehersisyo ng isang oras kada araw. Mananatili namang bukas ang mga paaralan. Rex Blasa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipadadala muna sa mga liblib na lugar sa bansa ang mga bagong graduate o batang opisyal mula sa Philippine National Police Academy o PNPA.
Ang detalye mula kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang dahilan sa hakbang na ito ng PNP? Aga, ito'y para mas matuto ang mga batang opisyal. Pagkatapos sila magtapos sa PNPA, mas matuto sila base sa kanilang mga magiging karanasan dyan sa mga field, sa liblib na lugar. Kaya ito daw muna ang magiging unang assignment ng mga batang opisyal na magtatapos nga dyan sa akademya. Ito'y sa halip na sa mga lungsod o opisina gaya ng nakaugalian na. Ayon kay PNP Chief Police General Camilo Cascolan, sa ganitong paraan mas matututo ang mga batang opisyal base sa kanilang karanasan. I have been a cadet myself and it's really very very hard, most especially when you graduate and be assigned in far-flung areas. But it is one of the best training sites, the training requirement that each and every one of us as officers need. Sinabi pa nito na siya manoon ay nahirapan din nang ma-assign sa liblib na lugar, ngunit naging bahagi aniya ito ng pagbubog sa kanya. Naghirap po ako nung nasa field ako. I have no boss, I have nobody, no mentor at all. I have to do my thing alone, but I was able to do it right. Dagdag pa ni Kaskulan, ang lahat ng magtatapos sa PNPA ay hindi na kinakailangang kumuha ng basic officer's course dahil napag-aralan na nila ito sa akademya. Sa halip, kukuha na lamang sila ng advanced officer's courses. Ang mga PNPA graduates ay may option na pumili kung sa Philippine National Police o Bureau of Fire Protection o at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sila papasok. No, isang taon labang nakuha na ng PNP ang pamamahala sa PNPA mula sa Philippine Public Safety College o PPSC sa ilalim ng Republic Act 11279. Makatutulong aniya ito para sa pagkakaroon ng mas efficient at competent na police force. Aga? Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Patay ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group habang dalawa ang nakataka sa nangyaring bakbakan kontra militar sa Basilan. Sa Lanao del Sur, sumuko naman ang isang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Terrorist Group. At mula sa Zamboanga City, may report si Val Villaflor live. Val, gaano pa ba karami ang miyembro ng Abu Sayyaf dyan sa Basilan? Ela, sa kabuuan ay kulang 100 na lamang ang natitirang bandido na nag-ooperate sa buong Western Mindanao. At yan ay ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Lieutenant Colonel Alaric De Los Santos. At patay nga ang isang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group habang dalawa ang nakataka sa bakbakan na naganap sa Ungkaya, Pukan, Basilan kahapon ng hapon. Kinilalang nasa uwi na si Bota Quero na nasa ilalim ng pamumuno ni ASG Subleader Furuji Indama. Ayon Ela sa AFP West Mincom, lula ng motorsiklo ang tatlo ng maharag ng tropa ng militar sa Barangay Pelang. Agad na pinagbabaril ang mga sundalo dahilan upang sila'y gumanti ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng bandido. Narecover ang isang M60 machine gun sa lugar at tinutugis na ngayon ng mga otoridad ang dalawa pang nakatakas. Sa Lanao del Sur, sumuko ang isang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group sa 82nd Infantry Battalion ng AFP kahapon. Kinilala ito na si Samad Makaampon, 40 anyos, at nasa ilalim ng pamumuno ni Maute Subleader Abu Sierra. Isinuko rin ito ang isang M79 grenade launcher. Si Samad ay kumalas na sa grupo noong 2017 at sumuko upang matanggap ang benepisyong laan sa ilalim ng balik-loob program ng pamahalaan. At yan ang latest sa Basilan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Val Villaflor live na nag-uulat mula sa Zamboanga City. Sa gitna ng pandemya, may kakaibang twist na ginawa ang isang funeral parlor sa Cebu upang maibsan ang takot o kalungkutan ng mga tao. Narito ang flashback vlog na balita ni Brian Evangelista.
Gato pala pakiramdam pag nasa loob ng abaong. Madalas kasi ang mga purinarya ay kinakatakutan. Pero sa Tupas Funeral Parlor ng Cebu, ito'y kinaaliwan. Karaniwan kasing pinangingilagan ang funeral parlor. Subalit dito sa Karkar, Cebu, ito'y tourist attraction. Kung saan makakaupo ka ng komportable sa sala set nila o mag-relax sa kanilang rocking chair na gawa lahat sa ataul. Kung medyo madilim naman, buksan ang chandelier na hugis kabaong. At para sa mga music lover, may karaoke din silang korteng kabaong. So, ang gibuhat na ko para ma-attack sila, nagbuhat ko mga design na lahi, dili gyud lungon tan-awon siya. So, aron mawa ang ilang adlog kung makita at lungon. Nais mong magpa-personalize painting ng iyong kabaong. Nandiyan lang ang kanilang mga artist at your service. Upang maibsan kasi ang lumbay ng inyong mahal sa buhay, dinisenyo nilang mga kabaong sadyang maukulay. At siyempre, ang kakaiba dito ay ang rolling na ataol. Isipin nyo, pwede palang gawing skateboard ang mga kabaong. Mag-i-enjoy talaga mga bata dito. Yeah. Kaya mapabata man o matanda, dinadayo ang kanilang funeral parlor. Dahil sa halip na matakot, picture-taking sa naibang ataul ang hinahakot. I think it works yung makatanggal ng stigma ba sa mga punerarya, yung ganitong concept ng mga furniture. Nakakatuwa. Kung kayo'y makakalikasan hanggang kamatayan, pwedeng gumamit na lang smoke-free na Forlorn. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mga panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali. God bless.